rata, nakabinglit ng pogita. Pogi, di ba? Pogita. Woohoo! Alright! So guys, good morning! And Happy New Year sa lahat! And today is January 1. And nga, kakalabas lang natin sa trabaho. Wala pa tayong tulog. Pero excited ako. Sobrang excited. Para tayong nanalo sa raffle ni Sir Sak Makina. Wow! So bali kukunin natin yung bagong helmet. Masyado mga pagsalita, lakas ng hangin. Tapos paldag-kaldag pa rito sa EDSA. Grabe, ang luwag ng kalsada. Sarap talaga pagka January 1. Oh, pero ingat-ingat pa rin tayo sa pagmamaneho dahil wala mga enforcer. Maraming mga nagpapasaway. Mga hindi na gumagamit ng stoplights. Basta na lang sila dumediretso. Kaya ingat. Kayaan, malapit na tayo sa SM North. Papunta pala tayo ngayon ng SM North. Grabe, ang bilis ng biyahe ko. Parang 10 minutes lang mula Pasig eh. Bilis. Natin mga top speed. Ay, sayang. Ilan yun? Hindi ko alam. 116 lang yata. So guys, ito yung Davy Jones. Bali, napanalo na to ni Sir Ed sa raffle ni Sir Sak Makina. Guys, hindi kasi kasya sa kanya. So wala siyang choice kundi i-let go yung helmet. Nagtry na siyang palitan yung pads pero hindi pa rin kasya. XL kasi yung size ni Sir Ed. So pinalitan niya ng pads ng XL, yung medium na helmet, hindi pa rin daw kasha. Kaya wala siyang no choice kundi i-let go yung helmet. And actually sa post niya na yon, maraming gustong bumili nung helmet. Marami guys, sobrang dami. Grabe, dito na agad ako. Hindi pa nga tayo nakakapagkwento. Tayin natin siya dito. So sadly, hindi talaga nabigay yung size niya kasi nga sa atin, kung magpaparaffle man, syempre siguro yung in general, malamang common size is medium, katamtaman, kaya siguro medium yung size. So October pa lang, talagang nakita ko na tong helmet na to eh. May nagpost na sa KYT Philippines ng helmet. Ang rumor nga is darating daw siya ng 2020 or before December. So ganun naman lagi, syempre nagkakaroon ng konting aberya. Until now, wala pa rin. Bali talagang nagpapahanap na ako kaya Boss Carlos, si Carlos Reyes nga kung saan ko binili yung Pirate. Nagpapahanap na ako sa kanya. Kaso nga lang wala pa talaga. Ine-expect is baka 2020 na talaga. So 2020 naman na ngayon pero medyo nainip na ako. Bali ang nangyari, pinost to ni Sir Ed's Sobrevilla sa KYT Philippines. So, na-share niya ron. And then, biglang nag-comment siya recently na nag-try daw siya ng pads nga ng XL. So, hindi pa rin ubra. Sa medium na shell, lalagyan mo ng pads ng XL. Kaya ang nangyari, bibenta niya na lang daw. Hindi ko alam, luckily, baka ako lang yung nakakita agad ng comment na yun. Pinim ko agad siya. Kaya habi ko, pinakiusapan ko si Sir na baka kung pwede sa akin na lang ibenta kasi nga talagang gustong gusto ko yung helmet. Sa kabutihan palad at napili niya akong worth it naman daw, I am worthy.
So yun, napili naman ako ni sir na worthy na sa akin ibenta yung helmet. So hindi naman ibibenta ni sir na dahil nangangailangan siya. Talagang kasi no choice, ano gagawin mo? I-display mo yun doon. Sayang naman kung hindi niya magagamit, 'di ba? So pwede niyang ibenta, then pag may dumating ng ganung helmet by this 2020, pwede niya nang bilhin ulit, 'di ba? Ganun lang 'yon. So guys, eto na si Teka pala. Siyempre hindi mo mawala yung sticker. Actually ngayon pa lang ako mamimigay na to. So yan, sir. Thank you. Thank you. Ano name mo, sir? Richard. So baka may gusto kayong batiin? Shoutout nga pala sa pamilya ko dyan. Okay. So ayun. So again, sir, thank you ah. Thank you. Ingat. Yeah, boss. Selamat. Ingat. Wala rin palang U-turn. Alright, so guys, andito na yung helmet, naiwi na natin. Grabe, sobrang saya ko. And ngayon, i-unbox na natin. Wow, look at that. So guys, check nyo yung packaging ngayon ni KYT. Hindi ko matandaan kung ganun yung packaging nung pirate natin before. So, ayan, may mga styro pa talaga. So it means talagang inaalagaan na nila ng gusto yung mga helmet ngayon. Kasi importante yan during shipping or sa cargo. Syempre kahit paano nababali-balibag yan or naguuntugan, syempre iwas gas-gas na rin. So yun, syempre anong laman, ganun pa rin, manual na hindi binabasa, tapos sticker. And let's check, ito na yung helmet. Right. Grabe, pinakakaasam-asam ko ngayong taon na to. Kasi sabi nga 2020. Pero buti na lang. Ooh, look at that. Grabe guys, ang ganda ng detail. So malaking factor sa akin yun. Kung ba't ako bumibili ng helmet, it's because of the design. So, kita nyo naman, diba? Dahil sa design. Siyempre, hindi naman tayo bibili basa-basa ng helmet na hindi quality. Kung alam naman natin na quality at maganda yung design, swak na swak talaga sa akin yun. So, medium size. So, talagang parang meant to be, no? Size ko siya, tapos meron akong pirate, diba? Pirate, pirata, nakabing wit ng pugita, diba? So yan, so check natin yung inner pads. Sabi, nagbago na raw yung inner pads ng 2020 na NFR. So yan siya. Kaya baba natin yung cam. So kung makikita ninyo, ito yung pinag-iba nila. So wala na siyang puwang dito. Sabi kanina ni Eds, may nagsabi daw sa kanya na parang almano na daw, mas tumahimik yung NFR. Kasi yun talaga yung sinasabi nilang issue, diba? Regarding sa NFR. Na totoo naman, no? Aminado naman ako dun, medyo maingay talaga yung NFR. Pero hanggang sa nasanay na lang ako, eventually masasanay ka na lang. So parang wala na lang din sa'yo. Pero sabi, may ibang nagsabi naman na pwedeng cause is ito, yung puwang na to. Ayan, no? Kung makikita mo kasi yung puwang na to, parang tago siya dito sa tenga. Ayan, no? Diba? So, tago siya.
So pwedeng yung hangin naglalaro dito, 'di ba? Ayan, papasok dito, kaya parang umiikot-ikot siya dun sa loob. Hindi siya agad nakakalabas din dito sa vents. So ayan, kasi may spoiler din, kaya hindi ko alam kung nakaka-apekto rin to, dahil hindi nga masyadong maganda yung daloy ng ventilation. Gawa nga nung medyo natakpan ko yung vents dahil nga dito sa spoiler. Ayan, no, dito. Pero basta sa akin, okay lang naman. So yun, yun yung pinag-iba, sabi. Ayan, diretso na siya. Kung parang sa Vendetta, matatandaan ko parang ganito yung Vendetta or K2R, K2 Rider. So parang ganun. So regarding sa material, same pa rin siya. Ang gusto ko dito sa KYT, hindi ako masyadong pinapawisan. Hindi ko alam kung ganun din ba sa inyo, pero dito sa texture na to, hindi ako masyadong pinapawisan. Sobrang suabi siya. Magwa 1 year na sa akin to. March ko rin siyang binili, pero hindi ko pa nilalaban yung kung walang amoy. Promise. Kahit tumira pa kayo dito. So ayun, pinagbago sa loob. Wala eh. Same pa rin. So yung outer lang. Outer, ayan, may logo na siya dito. Tapos chin curtain. So ayan, mas naging pino yung mga butas niya. Hindi nakamukha nito na medyo malalaki. So mas pino to. So parang mas nilesser niya yung ingay na pwedeng pumasok. So malalaman natin yan, bibigyan ko yan ng feedback pag nagamit na natin. So pag-usapan nga natin tong Davy Jones. So bakit nga ba tinawag siyang Davy Jones? So guys, si Davy Jones yung character sa Pirates of the Caribbean movie. So ayan yung itsura niya, pogi, 'di ba? So ito 'yon, inspired siya. And ang pinakamaganda nito, first in the Philippines pa lang. Hindi ko alam kung exclusive lang ba sa bansa natin itong gagawin na to, na design na to, kasi tingnan mo, may Philippine flag. Ayan, no. Ngayon ko lang to nalaman, hindi ko to nakita doon sa post picture ni EDZ. Hindi ko siya napansin or pinansin. Basta hindi mo siya mapapansin. Hindi ko alam kung ito lang na raffle giveaway na to, yung may flag ng Philippines or yung pati yung mga darating pag andun na yung mass production, di ba? So kaya grabe, sobrang swerte ko rito. Di ba? So again, shoutout kay EDZ. Hindi ka nagkamali. Talagang sobrang alagaan ko yung helmet na to. So gagawin natin siyang most of our content this 2020, ito yung gagamitin natin yung helmet. So again, salamat ulit. So kung may nakita kayo sa kalsada na may suot nito, ibig sabihin, ako yun. Dahil wala pa yung mass production niya. Hindi ko alam kung late February pa or end of January raw, sabi. So hindi natin matutukoy. So ayan, pag may mga pangangailangan na lang din kayo, pwede rin kayo makipag-coordinate kaya Carlos Reyes. So siya kasi yung nahanapan ko talaga ng helmet eh, kahit dito sa Pirate. Itong Pirate na to is first release din. Kung hindi ninyo na itatanong, isa rin ako sa mga unang nagkaroon nito dito sa Pilipinas. Kasi nga, nung first drop, which is March, so dun ko nakilala si Carlos Reyes, sa kanya ko kinuha tong Pirate. Ilang piraso lang din na first drop dito sa Philippines, yung first batch, March, nitong Pirate. So talagang mainit-init pa to nung panahon na yon. Ngayon, marami na rin siya. So again, gusto ko lang ulit pasalamatan, EDZ SOBREVILLA, grabe, sobrang shoutout sa'yo, tol. So bali, good luck na lang sa'yo, tol. Sana may dumating na mas magaganda ring design for 2020 at sana makapili ka ng maganda. At syempre, salamat din kanila, Sir Sak Makina. Kung hindi dahil sa inyo, Sir Sak, hindi rin natin, hindi rin sa akin mapupunta tong helmet. So, grabe, parang nanalo na rin ako, Sir Sak. So, kaya sobrang thank you sa pa-contest ninyo, sa parapol ninyo. So, next time nga, mag-e-entry na ako, malay mo baka ako yung mapili ni Sir Sak, diba? So, hindi na natin kailangan gumastos. And syempre, kanino pa ba?
Thank you din sa KYT Philippines. So, kanila Peter Yang. So, yan, yung mga nag-organize nito. Siyempre, Boss Charlie Ong ng Team KYT Philippines. And siyempre, si Boss Carlos Reyes, hindi mawawala. So, yan, lagi ko siyang pinagtatanongan regarding sa mga KYT. So, yun. I guess, that's it. So, abangan nyo na lang yung mga videos natin, next videos. Ito yung gagamitin natin na pang-vlog muna. So, bali, pinapakuhanan ko na kay Boss Carlos ng light smoke lens. So, gagamit tayo ng light smoke lens. Ito, dark smoke nga pala. So, ayan yung dark smoke. Kaya naman siya sa gabi. Kita naman siya. Pero, mas gusto ko yung hindi na, walang halong pangamba eh, na kahit mga maliliit na bato or yung mga gaganyan na bato, makikita natin kung naka-light smoke lang tayo kahit gabi. Alright! Eds, alam mo na, pagka nagpa-contest ulit si Sir Sak, dalawa na tayong sasali. So, parang dalawa na rin yung entry ko. So, swerte lang talaga kasi medium, parang medium lagi yata yung parapol ni Sir Sak na size. Grabe, sobrang swerte. Meant to be. So, guys, abang na lang tayo para sa mga susunod nating video. Ngayon, 2020. Again, Happy New Year sa inyo lahat. So, sana naging safe ang lahat sa mga umakyat, nag-year-end ride. So, sana safe ang lahat. Wala namang nangyaring mga major accidents na wala pa naman ako nabalitan, pero sana wala. So, para maging maganda yung pasok ng ating bagong taon. So, yun. Talagang happy ang New Year ni Sush Moto. So, see you na next video, guys. Naantok na talaga ako. Grabe. Wala pang tulog, pero para lang makuha to. Diba? So, see you na lang next video, guys. Bye!